Hi mga ka-farm, Red Ulysses Market last Friday. Ito na yata iniintay nating healthy correction niya. Check natin ang pwede igalaw ng index natin next week. Tingnan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap na po sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itina-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. So, meron tayong major market correction last week. Check natin yan. Dalawang red candle siya bago matapos ang week. Itong isa 1%, itong isa 53%. So check natin yan. Inexpect natin kay Miss Market, gagawa tayo ng box. So week to week tayo. So kinuha natin dito. After nitong major move, nag-consolidate siya dyan. So yan, kinuha natin. Kung i-analyze natin tong box, mukhang nag-support naman tong DB50 na tong box niya. Nandito na siya. Titingnan pa din natin, baka dyan siya mag-support uli. Red candle. And then mag-support na din yung MA20 niya. Around dito sa DB50 na tong box na to. Saan ba noon yung ating index? Kung titingnan yung index natin, mukhang dito. So kung bigger picture, tingnan natin. So yan, medyo makapal to guys, itong area dito. So ito yung kanyang peak. So around here nga siya nauuntog. Dito and dito, madaming area ng ganyan yung pinagkauntugan niya. So medyo malakas tong area na to. So umabot pala siya ng 7,000. And then nag-dip uli. So dito siya nag-7,000 nung Wednesday. So ayan, nauntog na siya dun. So okay lang to. Ito nga inaasahan natin kasi gusto natin magkaroon muna siya ng strength bago lumusot sa 7,000 level. Sana dito siya mag-consolidate above DB50 nitong box na to. Pero kung mag-consolidate pa siya dito sa pababa, dapat mag-hold na tong area na to. Or itong MA50. Kung tatama man siya dyan. So yun yung nakikita natin sa ating index. Pero ngayon, madami pa din namang gumagalaw na stocks. Madami pang pwedeng pagkakitaan. Yung mga outlier natin or yung mga market leaders, pwede pa sila. Meron pang mga moves na pwedeng gawin. Titingnan natin yung iba dyan. Yung Ever, medyo malakas. Malakas pa din hanggang ngayon. Pero medyo mataas na siya kaya hindi na natin masyadong pinapangharap i-trade. Pero na lang kung magkoconsolidate siya, gagawa ng structure, baka i-trade pa natin siya. Pero meron tayong mga nakikita mga market leaders na may potential pang tumaas. Check natin yung breakout natin nung Friday. Si ICT. Ito, isang market leader natin to. Kaso index din to guys ah. So yung mga index, medyo baka na, nag-overheat na. Kagaya ng ating PSEI. So ayan, makikita nyo, ngayon natin sa week. So ito na yung all-time high niya. All-time high play to si ICT. So ang plan natin dito kay ICT, breakout level natin dito. Itong high nitong huling candle niya noong Thursday, 157.50. Bibili tayo after niya mag-breakout, 157.60.
Tapos yung tipi na to, hindi pala natin lagay ng Friday. So, tingnan natin yung tipi niya nung Friday. So, hindi natin nasulat. Check natin ngayon dito. ICT. Makikita nyo dito sa left, meron tayong TP1, 10%. Ito yung ginagawa nating TP area kung wala tayong mga resistance na all nag-go all time high na yung stocks na tinitingnan natin. So, wala na siya ng resistance kaya gumagawa tayo ng percentage. 175.60. I-round up na lang natin. 175.60. Around here. Ating possible TP or pwede ding initial TP 175.60. double check lang natin guys ha, 175.60 tama. So, ating possible TP, cut loss natin dito kay ICT. Check natin kung then yung tinaas niya from our breakout level. So 1% lang. So hindi na natin babaguhin itong 4% natin na cut loss. Ito yung ating maximum na inaallow na matalo sa atin sa isang trade. So, 4% cut loss ni ICT, 152.70. Or another option is kung babalik yung price niya sa loob ng Darvas box. So, consider na kayong mag-cut. Kasi na-invalidate yung breakout niya. Pag ganyan. Volume ni ICT nung Friday. Ayan, above average. RSI niya, nasa parabolic level na din. Above 70. 76.40. So, pasok na pasok sa ating criteria to si ICT. AOTS pa siya. All-time high. Maganda to si ICT. Check na natin yung ating top 5 picks para bukas. Ito nga guys, mga gumalaw na to pero may mga play pa naman. And then yung kinoconsider din natin yung risk to reward ratio nila. So pasok pa naman sa ating trade management. So GMA7, All-HC, ASN, IRC, tsaka si Pigol. Top 5 picks natin bukas, June 21, Monday. Check natin si GMA7. GMA7, ayun, gumagawa siya ng box dito. Nagko-consolidate siya. So, ito guys, itong mga market leaders, hindi nawawala sa watchlist. Lagi silang nasa watchlist natin, lalo na pag nag-i-stay sila above 70 yung RSI. And then, healthy pa din yung volume. Tapos yung mga red candles nila, hindi tumataas masyado, kagaya nitong mga green candles na to. Ito yung mga kinoconsider natin pagka tinitingnan natin yung mga yung nagiging market leaders natin. Gawa natin ang box si GMA7. So week to week tayo. Kasi all time high na din to guys eh. GMA7. Check natin sa weekly. So ayan, wala na siyang resistance. Then sa weekly, healthy pa din naman yung volume niya. RSI niya din, ayun, nasa 85. Then AOTS na din to sa weekly. Balik tayong daily. Breakout level natin dito, ito yung all time high niya. 13.50. Bibili tayo after yung mag-breakout. 13.52. Buy natin ito after niya mag-breakout dun sa all-time high niya. So itong si GMA7, since all-time high ito, percentage yung gagamitin natin dito sa TP natin. Ang gagawin natin, trade plan calculator ulit, hindi natin kung may GMA7 pa dito or baka nabura na GMA7. Ayun, meron pa guys. So, ang ating buy dito, 13.52. So, dito sa kaliwa niya, meron tayong TP1, 10%.
15.06. %10 TP natin dito. 15.06. So guys, itong TP natin, hindi tayo nagbebenta lahat ha. Portion lang nung allocation natin. Tapos matitira nating position, kung sakasakaling tumaas pa to si GMA7, makakasakay pa yun. And then yung cut natin, napapanood nyo naman yung stop natin, di ba? 4% from the tip or from the top yung price ng stock. So, cut loss natin, doon na din natin kukuhain sa ating trade plan calculator. 4% cut loss, 13.10. Trade plan calculator natin, meron tayong tutorial niyan. Andun din siya sa tutorial playlist natin. Pakihanap na lang doon. So, may mga gusto. Ito yung ating 4% cut loss. 13.08. Double check ko lang guys. 13.10 pala. Volume ni GMA7 last Friday. Ayan, mataas pa din. Baba average. RSI niya, ito gusto natin to guys. Pag nagko-consolidate yung mga market leaders, tapos nagko-consolidate din yung price niya above RSI 70, yun yung mga gusto natin. And then yung volume nga. Kung i-analyze yung volume, mas maliliit yung mga red kaysa dun sa green. So okay pa siya. Ang healthy pa to si GMA7. So babantayan pa din natin, nasa watchlist natin to si GMA7. Next natin, All Age C. So itong si All Age C, gumalaw na din. Nag-breakout to sa atin. Kaso, ang kinoconsider natin kasi mag-breakout na uli siya dito. And then, ayan nga. Makikita nyo, nag-stay siya sa above 70 nung RSI natin. So, ayan yung tinitingnan natin yung mga gusto natin. Hindi siya bumababa sa 70 nung RSI. And yung volume niya, makikita nyo, yung mga red candle niya, maliliit lang yung volume compared dun sa mga green candle. So, titingnan natin to si All Age C. Gawa natin ang plan si All Age C. Bago naman. Ito, tingin ko ito 52 week sign niya. Check natin. So high nito, 3.80. Ayun, 52 week sign niya, 3.80. Kaya natin tinitingnan yan. Kasi, kukuhain natin yung week. So ganito guys, pag all time high, tsaka mga 52 week high, natatapat yung taas nung ito. Ito yung mga parang mga major resistance. Itong all-time high, 52 weeks high, multi-year high. So, ayan. Magaganda yan pag na-break nung mga stocks. Tingnan natin. Nasa week pa tayo. Nasa day. Nasa week. Nasa day pala guys. Ayan. Breakout level natin dito. Itong 52 weeks high niya. 3.80. Bibili tayo after yung mag-breakout. 3.81. Possible TP natin kay All Age C. Ito. Kuhain natin yan. And meron siya dito. So, consider din natin yan. So, meron siya dito. Yung pick na itong candle na yan. And itong pick nitong candles dito. So, ilan yan? Ang high niya is 4.30. Ito, 4.31. So, 4.31 yan. Possible gain natin kay All Age C. Dito, around 7%. Isang resistance. And yung pick ng candle na yon 12.92. So, ito na. Ito yung kuhain natin. Ito yung mga kinoconsider natin dun sa mga gumagalaw na stocks. Kasi ito si All Age C, gumalaw na to eh. So, tinitingnan natin kung meron pa siyang possible play. So, pag yung ating possible TP,
lumampas pa dun sa ating risk to reward ratio, yung minimum natin kasi 8, and mas gusto natin mas mataas dun, and mas maganda siya, pwede pang laruin. Pwede pang high nito 4.31, yun yung ating possible TP, 4.31 possible TP or initial TP natin. Yun yung advice ko, huwag kayo magbenta ng buo kung sakaling tamaan yung TP na yan, pero mag take profit na kayo kahit portion lang nung position nyo. 4.31 ang ating possible TP, possible gain natin dyan 12.92%. cut loss natin kay All Age C, 3.81 tayo bibili. Tingnan natin kung meron na siya dito. Ito, 3.51, tama ba? Double check ko lang, 3.81, medyo mataas na pala. So, ang ating 4% cut loss, 3.69. So, yung current price niya. Percent cut loss. So volume niya last Friday. So guys, ito pala red candle siya, pero sinasama natin siya kasi gain naman yung price niya. 0.82%. Kahit maliit yan, gain pa din siya. Kahit na red candle to, gain pa din naman si OLHC nung Friday. So ito nga, gusto natin maliliit lang yung volume pag nagko-correction siya, and yung RSI above 70 pa din. So yan, pasok pa din sa ating criteria ito si All Age C. Mag-breakout siya dito with volume bukas, pasok sa criteria natin yan. Pwede tayong mag full allocation pag ganyan. Next natin si Ace N. So si Ace N gumalaw na din. Pero tingnan natin yung risk to reward ratio natin kay ASN. Kung bakit siya nasama sa ating top 5 picks ulit. So yan, gumalaw na si ASN. Pero maliit na naman yung ginalaw niya dito sa box niya. 10%. So mga 6% pa lang. So baguhin natin yung plan natin kay ASN. Or kahit hindi na pala natin baguhin, guys. Gawan lang natin siya ng box. So medyo malakas tong resistance na to. Gawin natin ang box. So, ang taas ng box natin, ito na, 8.50. Tama nga ba? Yung close niya, 8.50. Bili tayo after yung mag-breakout. 8.51. So, ayan si ASN, kaya gusto natin to. Pasok-pasok sa risk to reward ratio natin. Kung gagamitin natin tong TP natin dati, so 10% pa siya, so pasok na pasok pa yan. Lalo na pagka gusto mo yung itong 52 weeks high niya. So, tingnan natin kung 52 weeks high ito. 10.09. So, ayan, 52 weeks high niya yan. So, mas mataas pa kung yan yung inyong tatargetin, 18.44%. Pero, ito muna yung target natin. Kasi pasok pa naman to sa ating risk to reward ratio. And, di naman tayo nagbibenta ng buo. Kaya, pwede pang abutin yung matitirang position natin tong 52 weeks high niya. So, possible TP, yun pa din. 9.41. So, itong body na itong candle dito. Possible gain, 10.36%. Cut loss natin kay ASN, 8.51 tayo bibili. Hanapin lang natin si ASN dito. So, walang ASN. Hanap tayo ng pwedeng baguhin. Si EW. ASN. Ang bili natin, 8.51.
So, ang cut loss natin dito, 8.25. percent cut loss natin. Ito yung bago. 8.25. Volume ni ACN ng Friday. So, below average pa din, pero mataas naman. RSI niya, 69. So, ito pa yung gusto natin kay ACN. Mag-breakout siya dyan, tapos magsi-70 yung RSI niya. Pasok na sa ating criteria. Sana may volume lang din yung breakout niya. Then, nag-form na din siya ng AOTS. Tingnan natin yung weekly ni ACN. Ganda guys, solid. Solid green candle pala siya. Tapos yung RSI niya sa weekly, 71.53 na. Ito, gustong-gusto natin yung mga ganito. Saka AOTS na din. Above average din yung volume niya ng weekly. Okay, yan si ACN. Bantay-bantayan natin. Next natin, IRC. So, itong si IRC, nasa top 5 picks natin ito nung Friday. Gumalaw siya, konti lang. Lumapit lang yung price niya dun sa ating breakout level ng konti. Makikita nyo, red candle siya, pero gain naman yung price niya. Plus 0.70%. And then, nag-cross na din yung MA20 tsaka MA50. So, nag-crossover na yung MA20 sa taas ng MA50. Tingnan na natin kung mag-spaghetti siya and then AOTS na. So, ito, parang reversal yung galaw nito ni itong IRC sa atin. So, hindi pa siya AOTS. Nag-breakout sa lahat ng MAs. So, above all MAs na siya. Hinintay na lang natin mag-AOTS to para makonfirm yung uptrend niya. So, breakout level natin dito, 1.47, bibili tayo after yung mag-breakout, 1.48. Possible TP natin, nakuha natin dito, 1.69, possible gain, 14.33%. Cut loss natin kay IRC, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 1.43. 4% cut loss, volume niya nung Friday, above average, RSI niya, 67.67. Yan si IRC. Next natin, yan yung last, si Pigold. Nasa top 5 picks din natin ito ng Friday. So, nagbabantahan na ito mag-breakout. Pero, ayan, hindi pa siya nagbe-breakout. Tingnan natin kung magko-consolidate pa siya ng konti dito sa area na ito. Or dito sa above DB50. Pero tingin ko okay na din ito eh. Mag-i-spaghetti na din yung kanyang MAs. Titingnan lang natin. Kung magbe-breakout siya with volume, tapos nag-above 70 RSI natin, pasok na pasok sa criteria natin to si Pigold. Breakout level natin kay Pigold, 41.00. Bibili tayo after na mag-breakout, 41.05. Possible TP natin, saan natin nakuha yan? So, sa ilalim dito, ng mga candles dito. Possible TP natin, 49.45. Possible gain, 12.95%. Cut loss natin, 4%, 39.80. Volume niya ng Friday, below average, RSI niya, 67.64. So, yun yung ating top 5 picks para bukas, Monday, June 21. Sana may breakout dito, and send mga magtuloy-tuloy dito sa mga gumalaw na. And yung index natin, baka mag-green sana. Sana mag-green. Kasi nakadalawang red candle na siya. Sana mag-green or kung mag-red candle siya uli, mag-stay na lang siya dun sa above ng ating DB50. So, yun. Yung tinignan natin kanina. Sana above DB50 na lang siya mag-consolidate. Or above nitong mga MAs din, pwede din. Kung magsusupport tong MA20, okay lang din yan. At least above all MAs na siya. And then, bago niya itest tong 7,000 level ulit. Okay guys, quote na tayo. Those who do not remember the past are condemned to repeat it, sabi ni Benjamin Graham. So yan guys, kaya tayo nag-journal
para nakikita natin yung pagkakamali natin and then nakokorek natin siya. Hindi na natin nauulit. Kaya din tumitingin din tayo sa mga DNA ng mga stocks, ganun din, para hindi natin ulitin yung, kasi inuulit niya lang pattern na yung ginagawa niya yung mga stocks eh, yung mga sa chart. Inuulit-ulit niya lang. Kung yung chart is wiki, asahan natin yung laging wiki yung chart ng isang stock na yun. Or kung yung stock is nagsisiling palagi, expect natin magsisiling siya. So, malakas yung ating conviction sa paglagay ng ceiling play doon. Kailangan lang lagi nating tandaan kung ano yung mga nangyayari dito sa stock market natin, sa mga trades natin, mga losing trades, mga winning trades. Kailangan natin lagi yan tandaan para na i-improve natin yung ating system at yung ating mga plan. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindutan din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.